Kumusta mga kasaliksik? Naglalakad ang isang manggugubat sa kanyang karaniwang ruta sa gubat nang may mapansin siyang limang makukulay na bag sa tapat ng entrance ng isang kuweba. Napahinto ito at tinignan ng mga bag. Kaninong bag ang mga ito? Takang tanong nito at lumapit sa loob ng kuweba upang silipin kung sino man ang nagmamay-ari ng mga bagaheng iyon, at ang natuklasan niya ay talaga namang kagulat-gulat. Kanino kaya ang mga bag na nakita ng lalaking manggugubat? Ano kaya ang kanyang tuklasan sa loob ng kuwebang ito? Wow! Ang lalaki at ang tatangkad ng mga punong to! Manghang wika ni William habang naglalakad sila ng kanyang mga kaklase sa isang malapit na kagubatan sa kanilang paaralan. Dinala ng isang science teacher ang kanyang mga estudyante sa kagubatan upang maglakbay-aral bilang parte ng kanilang science lesson. Mas matututo kasi ang mga bata kapag sila na mismo ang nakatuklas at nakakita ng mga bagay sa mundo pagdating sa subject ng science. Sa kagubatang iyon ay nakilala nila ang isang manggugubat na si Victor na siyang naninirahan na sa kagubatan sa loob ng 10 taon. Pamilyar at maalam na ito sa kagubatan. Kaya naman alam niya ang pasikot-sikot ng napakalaking kagubatang ito nang hindi naliligaw. Nang mapag-alaman nila William na naninirahan sa isang kubo si Victor sa gitna ng kagubatan, ay pinagtawanan ito nila William at ng kanyang mga kaibigan. Mababa ang tingin nila dito sapagkat si William ay nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya at pakiramdam nito ay mataas siya sa lahat ng bagay dahil sa yamang taglay at meron siya. Habang nasa kaligitnaan sila ng paglalakbay-aral ay napadaan sila William at ang kanyang mga kaklase sa entrance ng isang kuweba. Napakaangas naman dito! Wika ni William sa kanyang sarili. Naman nga ito sa itsura ng kuweba at ginustong makapasok sa loob. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang guro sapagkat masyadong mapanganib at wala silang kasamang eksperto para gabayan sila sa loob. Isa pa ay naroon lamang sila sa kagubatan upang mag-aral. Babalik ako dito kasama ang mga kaibigan ko. Muling wika ni William sa kanyang sarili. Kaya naman noong natapos na ang kanilang paglalakbay-aral at bumalik na sila sa kanilang school bus, ay kinabisado niya ang eksaktong lugar kung nasaan ang kuweba matatagpuan at ang ruta papunta dito. Habang nasa loob ng school bus ang buong klase, ay kinuha ni William ang pagkakataong iyon upang sabihin ang kanyang plano sa kanyang mga kaibigan. Pre, pabulong na wika ni William habang sinisiko ang kanyang kaibigang si Albert. Aray ko, ano ba yun pre? Nagre-reklamong wika ni Albert dito. Ano ka ba pre? May plano nga ako. Hoy, psst, makinig din kayo dali. Pasigaw, nabulong ni William sa kanyang apat na kaibigan. Kaya naman ay nagkumpulan sila sa likod ng school bus at nag-usap. Di ba nakita nyo naman yung kuweba kanina? Yung entrance dun? Paninimula ni William. Ah, yun ba? Oh, hindi ka nga pinayagan ni sir makapasok dun eh. Sayang, mukhang ang ganda pa naman sana sa loob nun. Tugon naman ni Sarah. Tsk, kaya nga, kinabisado ko na yung daan papunta doon. Bukas, babalik tayo sa gubat at papasok tayo dun. Okay ba? Nakangising wika ni William. At nagkatitiga naman ang kanyang mga kaibigan, sabay nagngitian. Uy, di ako dyan! Wika ni Albert na siya namang sinang-ayuna ng lahat. Kinabukasan, nagkita si William at ang kanyang apat pang mga kaibigan. Nagpaalam ang mga ito na aalis sila para kumain ng lunch sa isang restaurant at babalik din kaagad kinagabihan. Wala ni isa sa mga teenager na yon na nagsabi ng totoo nilang plano na magpupunta sila sa kagubatan at papasok sa loob ng kuweba. Nang makarating na sila sa gubat ay nagsimula na rin silang maglakad papasok dito. Sure ka bang alam mo kung saan ang daan papunta sa entrance ng kuweba, William? Tanong ng isa sa kaibigan ni William na si Albert. Oo nga pre, alam ko kung nasaan ang entrance. Wala ka bang tiwala sa akin? Tugon ni William na siguradong sigurado pa. Basta, sundan nyo lang ako. Dagdag pa nito. At nang sa wakas ay natonton na nila. Ang entrance ng kuweba ay doon naman nila napagtanto na hindi nila madadala ang kanilang suot ni school bag sa loob ng entrance. Masyadong masikip yung daan. Iwan na lang muna natin yung mga bag natin dito. Saad ni William
na siyang ang sinunod nila at sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga bag sa tapat ng kuweba. Pumasok isa-isa ang magkakaibigan sa loob ng kuweba at namangha sila sa lawak ng loob ng kuweba ngayon. Naglakad pa sila ng ilang mga hakbang nang may isang pangyayari na hindi nila inaasahan ang naganap. Pumulot ng batong kasing laki ng kanyang kamay si Albert mula sa lupang kanilang tinatapakan at binato ang isa sa pader ng loob ng kuweba. Ang angas ng lugar na to! Tumawa ito bago magsimulang mahulog ang mga bato sa pader na binato ni Albert. Albert, umalis ka dyan! Saad ni William at hinila si Albert palapit sa kanya. Nagsigawan ng limang magkakaibigan sa takot nang makita nilang hindi humihinto sa paghulog ang mga bato. Wala na silang makita pang kahit na ano dahil sa mga buhangin na nagliliparan. Ano bang ginawa mo, Albert? Sigaw ni Sarah. Siya lang naman ang nag-iisang babae sa kanilang grupo na naistak sa loob ng kuweba sa kalagitnaan ng kagubatan. Kumalma kayong lahat, guys. Seryosong wika ni Albert. Makakalabas din tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Pagpapagaan niya ng loob sa kanyang mga kaibigan. At nang sinubukan nilang magkakaibigan na hukayin ang mga nahulog ng mga bato upang marating nila ang entrance ay hindi nila ito napagtagumpay ang gawin. Kaya naman imbis na kumalma ang mga ito ay nagsimula silang magpanik nang mapagtanto nilang imposible na silang makalabas sa loob ng kuwebang iyon. Nagsisimula ng bumaba ang araw, William. Wika ni Albert. Paano na tayo makakalabas niyan? Tanong pa nito. Hindi ako makahinga. Sigaw ni Sarah. Nagsimulang magsigawa ng magkakaibigan upang humingi ng tulong at umaasang may makakarinig sa kanila. Tulong! Tulong! Nista kami dito sa loob! Tulungan niyo kami! Malakas na sigaw ni William. Ngunit walang kahit na sino ang nakarinig sa sigaw nila. At sa pagkakataong ito ay nagkumpisa ng mawala ng pag-asa ang magkakaibigan. Subalit, noong inakala nilang na-stuck na sila sa loob at walang kahit na sinong makakatulong upang maligtas sila, ay pinadala ng tadhana si Victor sa nasabing kuweba. Ang mangungubat na si Victor ay namimitas ng mga berries mula sa mga puno na malapit sa kuweba kada pangalawang araw. Kaya naman noong araw na iyon, habang pabalik na siya upang umuwi sa kanyang bahay, ay napukaw ng atensyon niya ang limang makukulay na school bags sa tapat ng kuweba. Sandali lamang nga, ano naman baga ang ginagawa ng mga bag na ito din eh? Tanong nito sa kanyang sarili. Sumilip si Victor sa loob ng kuweba ngunit wala siyang nakita na kahit na sino o ano sa loob. Hakmang aalis na siya nang biglang may narinig siyang mga sigaw sa loob ng kuweba. Nagulat ito at nanlaki ang mga mata. Uy, sinong nariyan? Patanong na sigaw ni Victor. Ako to, si William. Nanggaling po kami dito kasama ang teacher namin kahapon. Pasigaw na tugon din ni William. Tulungan mo po kami. Please. Nistak po kami sa loob at wala po kaming magawang paraan para makalabas. Dagdag pa nito. O siya, sige. Kumalma lamang kayo mga iho. Tugon ni Victor. At ako'y gagawa ng paraan upang matulungan kayo. Wika pa ni Victor. Pakibilisan po, please. Sigaw naman ni Albert. Hindi daw po makahinga si Sarah dito sa loob. Sa tingin ko po ay may claustrophobic siya. Muling dagdag pa nito. Sandali lamang mga iho at iha. Ako'y tatawag sa paramedics. Babalik din kaagad ako. Maghintay lamang kayo ng sandaling sandali. Tugon ni Victor at nagmandaling pumunta sa kanyang bahay dahil hindi niya dala ang kanyang cellphone. Nang makarating na si Victor sa kanyang bahay ay kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa 911 at sinabi nito ang sitwasyon ng mga bata sa loob ng kuweba. Nakakasigurado si Victor na darating ang mga paramedic sa loob pa ng 20 minuto sapagkat malayo sa kagubatan ang pinakamalapit na hospital sa kanila. Abay, hindi ako pa pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Wika nito sa sarili. Kailangan ko bagang tulungan ng mga batang yun bago pa mahuli ang lahat. Dagdag pa niya. Kagad na kumuha ng pala at flashlight si Victor at nagmadaling bumalik sa entrance ng kuweba. Mga bata, nandito na ulit baga ako. Sigaw nito na sinisigurado sa mga bata na tutulungan niya ang mga ito. At doon nga ay nagsimula na siyang maghukay sa entrance. Hindi naging madali kay Victor ang maghukay
ng madami at malalaking tipak ng mga bato. Ngunit ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mahukay ang mga ito. Ako'y malapit na nga dyan, mga iho at iha, sigaw nito. Sa kabilang banda naman, si William at ang kanyang mga kaibigan ay sinusubukang kumalma at sinasabihan si Sarah na huwag nang mag-alala pa. Ililigtas niya na tayo, Sarah. Huwag ka nang mag-alala. Makakalabas tayo dito. Tutulungan niya tayo, wika ni William at hinawakan ng kamay ni Sarah. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakikita na nila William at ng kanyang mga kaibigan ang pag-ilaw ng flashlight mula sa entrance. At nang tuluyan ng mahukay ni Victor ang entrance, ay kaagad na lumabas ang magkakaibigan at lumanghap ng sariwang hangin. Inilalayo naman ni Victor si Sarah at inaupo sa lupa. Diyos ko, iha, buksan mo lamang ang iyong mga mata. Sad nito kay Sarah. Noon lamang ay dumating na ang mga paramedics at binigyan ng first aid si Sarah, maging ang iba pa nitong mga kaibigan. Salamat sa pagtawag sa amin sa tamang oras, Victor, wika ng isa sa mga paramedics. Niligtas mo ang buhay nila, nakangiti pa nitong dagdag. Samantalang nagsisi naman si William sa nagawa nilang pangungutya kay Victor noong unang araw na bumisita sila sa kagubata na kasama nila ang kanilang teacher. Humingi ito ng tawad sa mangungubat at nagpasalamat dito sa pagligtas nito sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Sa tingin ko po ay hindi na kami makakalabas pa ng buhay pa dito kung hindi po dahil sa iyo, Manong Victor. Wika ni William habang nakatingin sa lupa. Hindi mo naman ako kailangang pasalamatan pa, iho. Umiti si Victor. Naniniwala ako na ako'y pinadala lamang ng ating Diyos na may kapal upang mailigtas ko kayong lahat. Nakangiti pa nitong dagdag. Ilang sandali pa noong gabing yon ay dumating ang mga magulang ni William, maging ang kanyang mga kaibigan upang sunduin ang mga ito pa uwi. Habang nagagalit sila sa kanilang mga anak dahil sa pagsisinungaling, ay buong puso silang nagpapasalamat kay Victor sa pagtulong nito sa kanilang mga anak. Bilang sukli sa kabutihan ni Victor ay pinangakuan nila ito na tutulungan nila si Victor sa mga naisip nitong idea upang lalo pang mapausbong ang kagubatan. Tinulungan nila itong makalikom ng pondo at matagumpay na maisagawa ang kanyang mga idea upang mapanatili ang iba't ibang klase ng halaman sa gubat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang yaman at estado sa buhay ang basihan para igalang mo ang ibang tao. Dahil ang salitang respeto ay walang pinipiling katangian, maging pinakamaliit man na tao sa lipunan ay nararapat na makatanggap ng respeto dahil tayong lahat ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli, mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.